Sa iba pa ring balita, investigador ng Commission on Human Rights o CHR muling nagtungo sa tahanan ni Angel Manalo subalit bigo sila makapasok. Si Juliet Karangian sa detalye. Muling nagtungo ang dalawang opisyal ng Commission on Human Rights sa tahanan ni na Angel Manalo sa number 36 Tandang Sora Avenue, Quezon City. Ito ay matapos makatanggap ng tawag ang CHR na umano hinaharang ng mapulis ang pagkaing dinadala rito. Pero sa pagtungo ng mga opisyal ng CHR sa lugar, sinabi ni CHR Investigator Policronio Nalangan Jr., wala naman silang nakitang humaharang at sa halip ay nadatnan nila ang isang plastic at karton na iniwan malapit sa gate. Super po, wala po kami nakita sa nagkaharang pagkain. May pagkain, ano yung pagkain, pinasok ko sila. Nakita nyo yung pagkain sa loob na. Meron ng pagkain pero wala naman nagbubukas para umunin. Pagkain po yan. Ba't iniwin po, kusap po ako, tatawagan daw ako. Naintay ko yung tawag nila kung anong ratio nila, ba't tayo papasokin. Sa pag-uusap sa cellphone ni Nalangan at Joy Yuson na isa sa mga itinawalag sa INC ay hiniling ng CHR investigator na makapasok sila subalit hindi sila pinagbigyan. Sa halip, humarap sa mga taga-CHR ang natiwalag na si Roel Rosal na nagrereklamo ukol sa umano'y pangharas sa kanila. Hiniling rin nilang alisin ang mga sasakyang nakaparada malapit sa gate dahil paano raw kung gustong lumabas ang ambulansya at may sakit na ang ilang nasa loob na tinitirahan ni Angel Manalo at ng kanyang mga taga-supporta. Nagpaliwanag naman ang mga miyembro ng QCPD na hindi nila hinaharangan ang gate at maaari naman nilang alisin doon ang mga sasakyan kung mayroong lalabas. Bukod dito, kapag may lalabas na sasakyan ay mayroon naman anilang ibang gate na maaaring daanan. Mariin din itinanggi ng pulisya na hinaharang nila ang mga pagkaing dinadala ng mga taga-suporta ni Angel Manalo. Ayon kay Police Senior Inspector June Fortunato, chinesek lamang nila ang mga dinadalang pagkain para na rin sa seguridad, lalo na at nakatakip pa ng mukha ang mga nagdadala ng pagkain. Kung saan naman tayo magpaparada, kasi yan ang nakita kong isa sa pinaka-safe at saka hindi nakasagabal sa mga motorista nating dumadaan dito sa Tandang Sora. Kaya naisip ko na dyan po iparada yung mga mobil natin. Kung naman marami naman pong dyan na nadaanan sila, at pwede silang dumaan doon kung talagang gusto nilang lumabas. Pero so far mula nung nandito kami nung nakaraang linggo pa, wala naman pong lumalabas o pumapasok na sasakyan dyan. Tsaka hindi naman po private property yung pinagpwestuhan ng mga mobile namin. Nasa labas pa rin siya. Sa loob po yun. Ito ma'am, Tandang Sora Avenue, pag-aari po ng gobyerno. Binigyang diin ng opisyal na ang pagvivigil na ginagawa ng mga taga-suporta ni Angel ay hanggat maaari ay pinagbabawal, lalo na at wala silang permit to rally mula sa Quezon City Government. Juliet Karangian, Eagle News, I am 1 with 25.